nangangambahan ang magmatic intrusion sa Bulkang Canlaon. Ngayon patuloy ang pagbuga nito ng mas maraming asupre. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Good morning po, Director. Yes, good morning din po sa inyo, ma'am. Apa, Director, ano yung ibig sabihin ng magmatic intrusion? Ano ang piligrong dala niyan sa tao? Ang ibig lang sabihin nito ay may magma na umakyat. At hindi naman ito piligro kung ang magma ay nasa ilalim lamang at hindi na ito lalabas. Magiging piligro lang ito kung ang magma ay lalabas sa bungangan ng vulkan at dadaloy sa disdis ng vulkan hanggang sa mga communities. Mm-hmm. Ay, isa ngayon ba, Director, ay dapat na hong paghandaan yung posibleng malakas na pagsabog ng Bulkang Canlaon na dahil sa mga pinapakita ho nitong aktibidad? Yes, kailangan lang po naman talaga natin paghandaan at may posibilidad pa rin na magkaroon ng magmatic eruption ng Canlaon Volcano. So dapat handa, maging vigilant yung publiko at ang mga local government units. Apo, at Director Bacolcol, doon sa latest monitoring po ninyo, gaano karaming sulfur dioxide na ang binuga po nitong Bulkang Canlaon at may mga na itatala din bang mga volcanic earthquake? Yes, kahapon nakapagtala tayo ng 10,880 tons per day of sulfur dioxide. Mas mababa ito kaysa 11,556 tons per day of sulfur dioxide noong September 11. Mm-hmm. May mga naitala pa rin tayong mga volcanic earthquakes. Kahapon, nakapagtala tayo ng 17 volcanic earthquakes within the past 24-hour period. Mm-hmm. Mas mababa ito kaysa yung 79 na naitala natin noong September 12. September 11 to September 12. Apo. Sa mga pinapakitang aktibidad po ngayon ng Bulkang Canlaon, Director Bacolcol, ano ho yung posibilidad na ito itaas sa Alert Level 3? Ano ho mga aktibidad pa ang hihintayin para magkaroon ng pagtataas sa Alert Level? Okay, so the possibility na itaas natin ito to Alert Level 3 is always there. Hinihintay natin yung sustained increase in sulfur dioxide. So kahapon, medyo bahagyang bumaba. From 11,000 naging 10,000 na lamang, bumaba rin yung number of earthquakes. Again, ito sa mga patandaan natin na kailangan natin i-increase kapag i-increase to Alert Level 3. Pero kapag dumami yung mga volcanic earthquakes, yan, isa yung palatandaan. And then kapag nagkaroon na po ng phreatic eruptions or nagkaroon na ng magma extrusion, kapag nagkaroon ng lava flows, yan, mga palatandaan natin yan na kailangan natin i-raise to Alert Level 3. Mapahabol ko lang po, Director. Yung mga, may mga kailangan na humang lumikas na mga nakatira sa paligid ng vulkan? Yes, kailangan naman po talaga lang lumikas, lalo na yung mga nakatira within the 4-kilometer permanent danger zone. Dapat wala sila doon kasi po pwedeng magkaroon ng sudden phreatic eruptions. Mm-hmm. Delikado po yan. Sana ho ay makinig dyan yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa paligid ng Bulkang Canlaon. Maraming salamat po, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.